I got this fever, it's in my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. All through my city, all through my home. We firing up, no ceiling when we in the zone. I got that sunshine in my pocket, that good soul in my feet, that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, it's so phenomenally. Hello everyone, welcome back to my channel. Ayan, for today's video po, ang topic natin is bakit kahit minom tayo ng pang anti-allergy natin is hindi pa rin ito effective sa atin. Ayan, nung una naman effective at the rest hindi na nag-aano, hindi na nagiging effective. Ayan, I mean sa later part, kahit ilang inumin natin, ilan ang inumin natin, or kahit sinusunod natin yung oras, hindi pa rin effective yung antihistamine na inuminom natin na before is effective naman. Ayan. Una-una po is yung non-adherence. Ayan, yung mga hindi po makapagtigil. Kahit na alam nila na may allergy sila sa ganyan, pagkain, tapos sa pet, sinabing tanggalin na yung pet kasi nga nagkakos ng skin allergy or ng tawag dito yung sa allergy sa ilong, yung rhinitis, yan. Hindi pa rin tinatanggal yung pet. Ayan. Usually kasi yung mga pet, yung sa balat nila, kapag may problema sa balat tapos nag-stay sa isang area, naiiwan po yung allergens, yung kanilang balahibo na nagkukos ng allergy sa iyo o sa iba. Ayan. So, yun yung number one failure ng mga umiinom ng antihistamine. Kasi kahit na umiinom ng antihistamine, kung matigas naman ang ulo at kinakain pa rin yung bawal, hindi tinatanggal ang pet, or hindi nasusunod yung pag-inom ng tamang oras ng gamot, is hindi na magiging responsive yung katawan natin. Parang ano lang din yan, kagaya ng mga antibiotic, di ba? Hindi tayo sumusunod sa medicine regimen natin, yung tamang pag-inom, ayan, tapos yung mga bawal. Kagaya lang din yan, yung antibiotic, ganun din po sa antihistamine. Number 2 po is yung mistake sa pag-inom ng antihistamine. Ayan. Halimbawa, meron kang antihistamine na inumin. Ang reseta sa'yo is once a day lang, kada gabi, iniinom. Halimbawa, may ubo ka. Ang reseta sa iyo is yung levospiricin. Gawing gabi lang yung nakalagay doon sa reseta. Tapos ang ginawa mo naman, kinakalimutan mo. Tapos kinabukasan ka umiinom ng umaga, o diba, doon pa lang mali na. So, paano i-effect yung antihistamine na nakareseta sa'yo kung hindi mo naman sinusunod? Kasi diba, para sa pangangatin ng lalamunan yon. Or halimbawa, meron kang allergic rhinitis, ang reseta sa iyo, ganyang time, hindi mo naman sinunod. So, yun yung pagkakamali natin kung bakit hindi umi-effect talaga minsan yung gamot sa atin. Una, effective. Tapos sa mga sumunod na araw, hindi na. Ayan. Ang pangatlo po is yung misdiagnosis. Ayan, yung mali yung pagkakadiagnose. Yung mahilig kayo mag-diagnose mismo sa sarili nyo na once nagkawang kayo ng tension headache or halimbawa, meron kayong sinusitis. Ayan. Akala nyo minsan is allergy lang yon. So, ang ginagawa po natin, nag-intake agad tayo ng antihistamine, which is not right. I mean, hindi tama yung ganun. So, mas maganda pa rin na magpa-check up tayo sa doktor. Kung gusto nyo, para masigurado na, kung gusto nyo malaman kung saan talaga kayo may allergy, ayan, pwede kayong magpa-check po niyan sa ospital. May procedure pong ginagawa dyan.
para malaman kung saan kayo may allergy. Lahat-lahat naka-indicate po doon kung saan kayo may allergy sa peanuts, sa seafood, sa lahat ng food na nagkukos sa inyo ng allergy, malalaman nyo. Para just in case na, limbawa, kumain kayo ng ganyan-ganyan, tapos bigla kayong inatake ng allergy, alam nyo agad kung talagang yung food na kinain nyo is nag-cause ng allergy sa inyo. Ayan. So, pangatlo po yun, yung maling pagda-diagnosis, nagsiself-medication kasi tayo madalas, di ba? Ang last po na reason na sasabihin ko is ang physical condition and yung mga chemical reaction na possible na nangyayari. Halimbawa, meron kayong gamot na ini-intake aside dun sa antihistamine. Ayan. So, minsan po, yung katawan natin, hindi po nagiging responsive sa antihistamine. Ayan, halimbawa, nag-intake kayo noon, tapos meron pa pala kayong gamot na ini-intake na iba. Minsan po, nagkakaroon ng chemical reaction na ginagawa nilang less effective yung antihistamine. So, much better minsan, uminom tayo ng antihistamine kung wala po tayong iniinom na gamot na maintenance, or halimbawa itigil muna natin yon bago tayo uminom ng antihistamine. Minsan naman po ang problema talaga is yung katawan natin. Ayan, yung hindi nagiging responsive sa antihistamine. So, ang tendency po nyo, nagtatry tayo ng ibang antihistamine. Hindi naman pong masama mag-intake ng antihistamine. Halimbawa, nag-try kayo ng ibang antihistamine, ganyan. Kasi, naiilabas naman po ng katawan natin yan. Unlike ng ibang gamot na hindi basta-basta naiilabas sa katawan na hindi safe sa kidney. Ang mga antihistamine po is safe naman. Yung ibang antihistamine nga lang po is, ang ginagawa po niyan sa atin is, nagiging sensitive po yung balat natin sa araw. Ayan, yung common na side effects ng antihistamine. So, baka po kayo nagtatanong or nag-iisip or curious kung ano ba yung mga side effects ng antihistamine sa atin kapag umiinom po tayo na papalit-palit na antihistamine. Okay lang naman po yun. Safe naman po yun. Kapag nagkakaroon lang po ng antihistamine abuse, ayan, pwede pong maging sensitive yung balat natin sa araw. Ayan, yun lang po yung pwede kong share sa inyo. Ayan, marami pa pong side effects ang antihistamine. Pero tayo naman, di ba, ininom lang naman natin kapag may allergy tayo. And kung ayaw nyo na makaranas ng side effects ng antihistamine, syempre, kung ano yung mga bawal, huwag nyong kainin. Kung ano yung mga dapat tanggalin sa bahay na nag-cause ng allergy, tanggalin niyo. Yan lang yun. Para hindi kayo uminom ng pang-allergy. Ayan. And ma-experience yung ibang side effects po ng antihistamine. Ayan. So, yung apat lang po na yun, yung masasabi kong reason, bakit hindi po agad tumatalab yung mga antihistamine na iniinom natin. Ayan. Kahit magandang brand, diba, ganun. Pero bihira naman po yung nakikita kong ganun na hindi humihiyang yung antihistamine na iniinom. Kasi usually, commonly, kapag nag-i-intake ng generic, minsan dun yung customer namin baka mas meron pang mas magandang antihistamine. So, doon pa lang sila nagsuswap sa mga branded. Kasi usually, yun yung natatanggap ko na complain na hindi naman effective yung antihistamine na binigay mo. Kasi nga, generic lang. Pero, sa iba, effective po naman yung generic. Kumbaga, hiyangan lang talaga. Ang nangyayari, doon sila nagsisik ng advice sa mga pharmacy assistant or pharmacist kung ano ba yung mas magandang antihistamine na pwedeng inumin. Ayan. Hanggang doon lang po ang aking maikling video. Sana po